So, dahil nandito ka na sa aking channel, pangalawang vlog, pangalawang shoutout na natin ko ngayon. At sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako pala si Lores Ortalia, ang king ng Zamboanga City. At sa lahat ng nakakakilala na sa akin, hi po sa inyo guys. At salamat pala kay mama sa binigay niyang cup na Nike at sa t-shirt ko pala na Nike. Ayun, so salamat sa iyo ma. Bukas pala aalis na si mama, papunta na siyang Canada, magtatrabaho na naman siya doon. Kaya sa lahat ng nanood ng first vlog ko, nandun naman yung mga sinabi ko about kay mama, kaya tignan nyo na lang yun. Ang masasabi ko lang kay mama, ma, ingat kayo palagi kasi wala pong nagbabantay sa inyo doon. Siyempre wala kami doon, malayo to sa isa't isa, kaya hindi ko kayo maaalagaan at maaalagaan pagluluto ng mga upak ng ulam. Kasi siyempre nga malayo tayo, kung magkakasakit ka, wala kang kasama niyan, hindi ko na mag-isang tumatayo. Pero maingat ka palagi at yun lang. Yun nga, ayun guys, babalik na ako kasi papaliguan ko muna yung aso namin kasi mabaho na, nangangamoy na. Pinapaligo na ni mama yung aso, kaya tignan yung video. Pagligo ng aso namin, kaya ngayon ako na naman ang maliligo at babalik na ako guys. Huwag niyong ibabak to kasi baka mamalasin kayo, hindi nyo natapos yung vlog ko, kaya babalik na ako. So ayun, muntik nang makalimutan ang intro natin. So ayun, i-roll lang intro natin dyan guys. So ayun guys, kakatapos ko lang maligo at yan, fresh na naman tayo. Kaya nakaganito ako guys kasi may lakad ka naman ni mama, kaya magbablog na ako ngayon. At sisimulan na natin yung mga about sa kaibigan kapag kwento natin, kaya simulan na natin. So ayun, shoutout pala unang-una sa Family Stroke at sa Dalos Bridge at sa Westside Family. Unahin natin yung Westside Family kasi nag-request yung kaibigan ko na isa-shoutout ko daw sila. Kaso hindi niya alam na pagkwekwentuhan ko sila ngayon kasi dahil sa kanila naging loko-loko ako, dahil sa kanila natutunan ko yung mga hindi ko dapat natutunan. Kaya ayun, simulan na natin sa mga una kong naging kaibigan, Westside Family. Simulan natin sa kanila. So ayun, naging kaibigan ko sila from Westside Family dahil nandun sa school. Unang-una nakilala ko si Pinocchio. Siya yung una nakilala ko kasi classmate ko. Dancer yan. Kaya rin ako naging dancer kasi dahil sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa Westside Family kasi dahil sa kanila, marami ako natutunan, mga kagaguhat sa kanila dahil sa kanila. Hindi, may kikwento ko sa inyo. Wag na lang. Kaya dahil sa kanila, palagi ako pinapagalitan ni Papa. Kasi anong oras ako umuwi, lumalabas ako ng bahay gabi, mga 9. Tapos umuwi ako ng morning, mga 10, ganun, 11. Paminsan, gabi na rin umuwi. Kaya palagi ko pinapagalitan ni Papa, sobrang payat ko nun kasi siyempre dati, puro ganyan, kaya di ba pumapayat yan siya. Tapos nung dito mo, umiitim, na nabibistun ako ni Papa. Sabi ni Papa, ipapatrag test daw ako. Sige, pumatrag test mo ako. Pero hindi talaga ako nagaganyan guys. Sorry sa mga nanonood, rated speedy po to. Kaya, ayun, pinapaiwas na ni Papa ako sa mga barkada ko kasi parang nagiging bad influence na sila sa akin kasi yung pag-aaral ko, hindi ko na ma-concentrate dahil pag nag-aaral ako, diretso ako sa kanila, doon sa computer nila, minsan nagainom, minsan ng babae, doon sa bahay ng kaibigan ko, nainom doon, tapos magkitrip ng mga babae, ganun, sa labas, paglasing na, lalabas, tapos manununtok na lang ng bigla, ganun. Kaya, siyempre, sa lahat ng kagaguhan na ginawa namin, siyempre, naging proud kami doon kasi sama-sama kami. At naging tunay silang kaibigan, hindi sila naging plastic. Kung may masaktang isa, siyempre, susulong kami lahat. Kasi siyempre, ayaw namin masaktan yung isang taong manaman namin bilang kaibigan. Ayaw namin mabugbog siya, ayaw namin masaktan siya ng ibang tao. Kaya, siyempre, nasasaktan din kami mga kaibigan namin. Ituro na namin silang kapatid. Yun kasi yung masaya sa West Side. Yun kasi yung gustong-gusto kong makipagkaibigan sa kanila kasi hindi sila nang iiwan ng barkada. Kung magtatanong kayo sa akin kung namimiss ko sila, hindi ko nasasabihin. Kasi sobrang miss ko na sila. Kasi siyempre, sila yung mga unang naging bad influence sa'yo.
sila yung mga unang naging loko-loko sa iyo. Siyempre sila yung mga unang naging hindi man naging unang kaibigan, pero sila yung unang naging kasama mo hanggang sa naging hanggang sa lumaki ka, ganyan ganyan. Sila pa rin yung kasama mo sa mga kulitan na ginagawa ninyo, kaya kaya sobrang nakakamiss din yung gawin yung mga bagay na nami-miss mo gawin, yung mga bagay na hindi mo na nagagawa noon. Ngayon, hindi mo na nagagawa ngayon pala. Sorry. Kaya ayun, siyempre nami-miss ko sila, kaya I miss you so much Westside family. Miss na miss ko na talaga kayo. Gusto ko na talaga kayo kasama ulit sa mga trip nyo. Kaso wala na ako, malayo na ako dyan. Kaya next time, kung uuwi man dyan, kung uuwi man ako dyan sa Cagayan, dyan sa amin, gusto makita kayo ng, ano, ng wala pang anak. Siyempre guys, hindi naman sa nagmamayabang ha. Yung mga kaibigan ko kasi may itsura eh. Kaya proud na proud ako sa kanila. Kaya ayan, gusto ko pagdating ko dyan, buo pa rin. Matatag pa rin tayo. My side. Siyempre, ano, gusto nila lagyan nila ako ng tatlo. Kaso ayoko kasi, hindi tayo makapaghanap ng trabaho ng maayos yan pag naging matanda na tayo, pag may future na tayo. Hindi tayo makapaghanap ng maayos yan pag maghanap kayo ng trabaho. Ay, mahirap talaga guys kung magpapatato kayo. Sa lahat ng gusto magpatato, huwag na po kayo magpatato kasi mahirap talaga ang buhay ngayon. Eps na lang sa mga mayaman dyan. Kaya Westside family, sobrang salamat sa lahat kasi naging parte kayo ng buhay ko, naging parte ako ng barkada nyo. Nang dahil sa inyo, naging masaya ako dati. Pero ngayon, pinagsisihan ko na yun kasi hindi na pala tama yun. Tsaka mo pa kasi marirealize kasi matanda ka na kasi mali pa na ginawa mo, ganyan-ganyan. Sobrang maling masasalamat ko pa rin sa inyo kasi kahit ganun man, masaya tayo kasi sama-sama, talukuhan kaya. Mag-ingat kayo palagi at yun lang. Next, yung The Lost Bridge naman. Sila yung mga kaibigan kong matagal na naging kaibigan ko. Mga kababata ko sila. Kasi dyan ako pinanganak sa Zamboanga City, dyan sa Mampangalyangan Drive. Mga kapitbahay ko yan sila. Mga kababata yun na nga. Nagsimula kami na maggrupo. Yung dumating ako dyan sa Zamboanga kasi nagbakasyon yun ako sa ibang lugar. Ngayon pagdating ko, sumasayaw-sayaw ako. Parang nakikita nila sumasayaw-sayaw ako. Nadansa, ganyan. Ano, parang pinagdesisyonan namin yung magbabarkada na gagawa kami ng grupo sa pagsasayaw. Kaya yun, nabuo yung The Lost Bridge. Yung mga letrang The Lost Bridge, pinagdugtugtungan lang namin yun. Nasa isip lang namin yun. Kaya yun yung nabuo, The Lost Bridge. Siyempre, sa pagsasamahan namin, sa tagal ng pagsasamahan namin, siyempre may mga tampuhan, away na mangyayari. At ano, hindi man talaga maiwasan yung mga ganyan sa isang grupo, diba? Siyempre, dapat maging patience ka lang. Maging mahaba yung pasensya mo. Kasi siyempre, sa pagsasayaw, dapat focus ka lang doon sa music, focus ka lang sa trainer. Eh kami wala kaming trainer eh. Kami lang yung gumagawa ng step. Parang siya may step siya. O, yan, isama yan. Tapos ako may step ako, yan, isama yan. Ganun kami, parang share-share kami, sharing kami sa kung anong meron kaming magawa. At ano guys, lima lang ata kami maggrupo. May mention ko yung mga name. Unang-una, best friend ko, si Norhamin Nasal, si Brian Candido, sino pa ba? Si Jeyo Hermosa, si Joms at si Chubing. Yun, lima lang kami. At ako, anim pala. Anim. At teka, may nakalimutan ako. Si Allen pa pala. So, ayun. Pag may mga ponda, dun, sasayo kami dun. Kung may ponda dun kami pupunta. Magpapalista ng pangalan. Ayun. At ano, syempre, yung grupo namin, wala na kasi. Yung grupo namin, yung mga pamilya nila, hindi supportive kasi. Gabi na kasi yung mga punda eh, kasi gabi kami sumasayaw. Kasi hindi, ayaw nila pag gabi lumalabas yung mga anak nila. Siyempre ganun naman, protective, overprotective naman yung mga parents. Tama naman yun. Pero dapat naman supportahan nila sa kung anong gusto ng mga anak nila. Dapat naman supportahan nila kami kasi yun yung napapasaya sa amin ngayon eh. Yung pagsasayaw, yung pangarap mo gusto mong itupad. Kaya, ngayon, yun na yung time na wala na. Wala na yung grupo namin kasi pag mawala isa, wala lahat. Yun yung maganda sa grupo namin. Hindi nag-iiwanan. Kaya yun, wala na yung grupo namin. Kaya yun lang yung story ko. Meron pa pala. May bagong grupo pala sila. Tapos, ako pala nagpasok sa kanila. Sa best friend ko na si Norhamin Nasal at si Brian Candido. Ako yung nagpapasok sa kanila. Kasi yung grupo na sinalihan nila ngayon, grupo ko din yun dati. Tapos, naghahanap sila ng mga sumasayaw din kasi kulang daw. Eh, yun. Naisipan ko, yung kaibigan ko na lang pala kasi dancer. Kasama ko yung sasayaw. Yun na lang. Pinasok ko sila. Ayun, masaya na sila sa kung ano meron sila ngayon kasi masaya na sila sa grupo nila ngayon kasi ayun, palagi sila sumasayaw, ang dami-dami ng ponda dun kasi nandito ko sa Davao ngayon, malayo ko sa kanila kaya hindi ko pwedeng sumama sa kanila, kaya yun lang. So ayun, shoutout pala sa dati kong grupo, The Lost Bridge. Yun lang, kaya shoutout pala kay Norhamin Nasal, kay Brian Candido, kay John at kay Jeyo, kay Chubing, sa lahat ng tagpaalyangan dyan, kay Kyla, may XMU, at kay AA, may
bagong baby ngayon. Okay. Kay Mulan at sa mga pamilya ko dyan. Kay Dayan Ortalia sa pinsan ko. At pinsan ko din si ano, si Kuya Ayan, si Rek Rek Taba, at si Kuya Jerome, at mga pinsan ko pang iba hindi ko na-mention na yun lang, mga pamilya ko dyan, yun lang. So ito, Family Stroke, ito yung nagustuhan ko sa lahat na grupo, mga kaibigan ko kasi sila yung mga grupong, sila yung mga tipong kaibigan hindi nangiiwan. Sila yung mga tipong kaibigan kung anong problema mo, sabihin mo para ma-advisean kita. Sila yung mga tipong kaibigan na kung wala, kung kompleto lahat, kung wala kang tatawagan ka, pupunta ka sa bahay nila. Kasi kadalasan kasi sa mga kaibigan ko may mga motor eh. Kaya sinusundo nila, hatid-sundo nila, hanggang sa pagpunta dun, sa pagtambayan. Kasi kami, Family Stroke, may tambayan kasi talaga kami, isang tambayan lang. Kasi dati nagatambay kami sa bahay nila JJ. Kasi si JJ, siyempre yung si JJ isang babae, pinaka-special na babae talaga para sa amin yan. Kasi nasabi kong special si JJ. Kasi siya lang yung kaisa-isang babae sa grupo namin. Kasi lahat kami lalaki, bakla, ganun. Siyempre, ang dami palang babae na sari-sari-sari. Kaya balik tayo dun sa tambayan. Sa tambayan namin dati, dun kami nagatambay sa bahay nila JJ. Kaso may mga taong ayaw kasi dun kasi maingay daw kami. May natutulog na kasi gabi-gabi talaga kami nalalagi. Kaya ayun, maingay daw kami, nagre-reklamo na yung kapitbahay. Meron nga yung araw na may isang matanda pumasok bigla sa bahay nila JJ, tapos pinagsasabihan na bakit ang ingay-ingay nyo, anong oras na, tapos ayun si JJ bigla nagalit. Iba palang ugali ni JJ doon. Siyempre doon hindi kami close doon araw na yun kasi first time namin na-meet yung isa't isa. Kaya yun, iba talaga ugali ni JJ pag magalit. Kaya sa kanya natatakot kami, magalit siya, magtampo siya kasi ang hirap din suyuin. Kaya ayun, sa Family Stroke, ang saya-saya ko kasi nakilala ko sila, naging parte sila ng buhay ko. Kaya sobrang pasasalamat ko kay Naif. Kasi si Naif ngayon, medyo away, may away sila, may tampuan sila kasi yung jowa niya binugbog ng mga barkada ko doon sa Family Stroke na galing yun. Siyempre naawa ako doon. Yung time na yun wala ako doon kasi may away kami ng ex ko dati yun. Doon. Kaya yung iba nawala na, pero may yun sa amin kasi may mawawala, may dumadating. Ganun din sa amin eh. Kaya ayun, basta masasabi ko lang sa inyo guys, Family Stroke, mag-ingat kayo always, makatatag kayo, huwag kayo mawawala ng huwag kayo mawawala ng tiwala sa isa't isa, huwag kayo mawawala ng gana. Kasi diba, kasi sa isang grupo pag nawalan ka na ng gana, siyempre hindi ka na makikipag-meet sa kanila. Siyempre ayoko na kasi sawa na ako makisama din sa kanila. Huwag guys, hindi tama yan. Ang tama guys, kung mahal mo talaga ang isang grupo, mahal mo talaga ang mga kaibigan mo, hindi ka magsasawa at hindi mo sila ikakaya sa ibang tao, kahit bakla man yan. Kasi sa panahon ngayon, yung mga bakla ay kinakakaya. Guys, hindi tama yan. Yung mga bakla guys, hindi naman sa pinoprotektahan ko sila kasi tayo mga tao pantay-pantay lang. Dapat suportahan mo sila kasi sila yung mga bakla nagpapasaya sa atin. Sila yung mga tao din sila nasasaktan. Kaya sana, kung ano mang meron sila, matanggap nyo kasi pinapasaya nila tayo. Basta guys, yun lang. Huwag nyo silang ikaya kasi mahalaga din sila sa mundo. Kaya yun, kung nagtataka kayo, kasi nagbablog na ako ngayon, yung mga iba kasi natatawa kasi alam, bakit nagbablog na pala yun si Lorenza, ganyan-ganyan. Guys, hindi to para sa akin guys, para din to sa inyo. Yung mga taong nagbabash sa akin, yung mga taong ayaw sa akin, guys, wala na akong magagawa. Nagpapasalamat nga ako sa inyo eh. Bakit? Pag magbabash kayo, yayaman na ba kayo? Pag nag-aano kayo ng mga tao, pag binabantay niyo yung mga tao, yayaman na ba kayo? Magiging gwapo na ba kayo? Magiging gwapo at maganda na ba kayo? Ganyan. Kasi mas lalo kayong papangin pag magbabash kayo, mag-aano kayo sa mga ibang tao. Kaya guys, huwag niyong gawin talaga yan. Kaya yun lang. Maraming salamat sa lahat ng nanonood ngayon. At shout out sa lahat ng nanonood. So ayun no, mag-shout out na po ako. Unang-una sa lahat, shout out po pala sa Family Stroke, sa Westside Family at sa The Lost Village Family. At ito na po yung mga shout out nyo na ni-request nyo. Unang-una sa lahat, shout out kay Nax Nari Estupa, kay Vannibert Bush Agustin, kay Norhamin Nasal, kay Brian Candido, kay MJ Tromata, best friend ko to, kay Loremi Tingkam Lavaro, kay Holly Miller, ex ko pala, at sa mga pinsan ko, kay Rayan Ortalia, pinsan ko si Shaira Tantuan, at ito din, Nico Tantuan, magkapatid to, at si Christopher Ortalia, pinsan ko to, first cousin, at kay Kuya Ayan, Kuya Jerome, Kuya Junjun, at kay Jaya Flores, at Marinel Gaganaw Cruz. Okay, hanggang dito na lang. At bukas pala, maggagawa pala ako ng vlog bukas. Bukas na lang yung ibang shoutout ko. Nag-post ako ngayon bago lang sa FB. Na kung sino gusto magpa-shoutout, comment down para malista ko na, para ma-shoutout ko na kayo bukas kasi gagawa tayo ng vlog bukas kasi si Mama aalis na. Malulungkot na naman kami ng kapatid ko. Kaya
ihahatid namin si Mama dun sa airport bukas. Kasama si Auntie tsaka kapatid ko, kaya ayun. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Bye bye guys. See you tomorrow.